do when you're falling in love with a friend? Ano bang pwede nating gawin? O ano bang mga dapat nating gawin kung mararamdaman natin na na-fall tayo sa kaibigan natin? Which is hindi naman imposible dahil sila yung lagi natin makakasama, napagsasabihan, at may tendency na ma-fall tayo. First, evaluate your feelings. Ano ba yung nararamdaman mo? Ano bang kaibahan ang nararamdaman mo sa kanya sa iba mong kaibigan? Baka kasi nami-mislead ka lang, or dahil baka siya lang yung lagi mong kasama, nakakausap, at mas nagkakaintindihan kayo, nararamdaman mo na iba siya or special siya sa iba mong kaibigan. Kasi may tendency na minsan akala natin na attracted tayo or na-fall tayo, pero minsan malakas lang talaga yung nararamdaman natin or yung silakbo ng damdamin natin na nagli-lead para mag-isip tayo na naiiba siya or naiiba yung nararamdaman natin sa kanya. Second, make a decision. Kung confirm mo na may nararamdaman ka, at dapat mong paghandaan kung anong hakbang ang gagawin mo. Ikaw ba ay handa nang magsiwalat ng nararamdaman mo? Handa ka na ba sa mga consequences, sa mga hakbang na susundin or isusunod mo gawin? Kung handa ka na ba na malaman mo kung ang nararamdaman mo ba ay katulad ng nararamdaman ng kaibigan mo? Ibig sabihin, may tendency na mauwi kayo sa isang romantic relationship. So, iisa lang yung nararamdaman mo. Pwedeng nagkakahiyaan kayo dahil baka isinasaalang-alang niyo yung friendship niyo. Kaya, handa ka na bang ikaw mismo ang magsabi kung ano yung nararamdaman mo sa kanya? Pwede rin na same kayo ng nararamdaman, pero hindi kayo or hindi mag-work out as a romantic relationship yung namamagitan sa inyo. Ibig sabihin, platonic friendship lang kayo, effective. So, baka kasi may tendency na kapag naging kayo, mas naging sensitive, mas naging seloso, naging selosa. So, maganda kasi sa isang relasyon yung meron kayong foundation na kaibigan or merong nauning pag-
ka muna. Let's say, family mo, kung i-open mo, or sa iba mong kaibigan, kung yung nararamdaman mo ba ay may katuturan, or may chance, or kasi minsan kasi malaki kasi yung bagay yung opinion ng kaibigan natin or ng pamilya natin. So, pwede rin yun na magbukas ng isip natin na, or mas maintindihan natin kung ano yung nararamdaman natin. Kung nakapag-desisyon na tayo na come what may, kung ano yung mangyayari, dito na papasok yung act on your decision. Ready ka na ba sa magiging resulta ng gagawin mong pagtatapat? Ikaw ba ay nakahandang mawala ng kaibigan? Or may mailang na kaibigan? Or maging partner or makarelasyon mo ang isang kaibigan? Or ikaw din ba ay hindi maiilang or mahihiya if ever pagkatapos mo mag-confess ng nararamdaman mo? So, mabuti na rin yung gumawa ka ng pagkakaabalahan mo. Kung nag-aalangan ka na gawin yon or medyo may doubt ka na magiging successful ba or kung ano mangyari, bigyan mo ng time yung sarili mo na makapag-isip, makapag-analyze. So, for the meantime, mag-spend ka ng time mo sa ibang kaibigan. Baka nakafocus lang kasi yung time mo sa kanya, kaya ganun. Ilaan mo rin yung ibang oras mo sa ibang kaibigan mo. Or gumawa ka ng, or gawin mo yung hobby mo. Baka na-focus lang sa kanya yung attention mo at yung hobby mo ay nakalimutan mo. Pwede rin naman na gumawa ka na, let's say, diet. Every day, isulat mo kung ano yung nararamdaman mo sa kanya. Every time na matatapos mo siyang kausapin, makasama, baka sa araw-araw, makikita mo na may changes. Baka ngayon kasi happy ka na ganun kasama mo siya, or nararamdaman mo na fall ka sa kanya. Pero kalaunan, parang natural lang na bigyan mo lang na ibang kulay. So kung natapos na yung pagbubulay-bulay mo sa sarili mo, na pagbibigay mo ng space sa sarili mo at sa kanya, tanungin mo yung sarili mo, how do I know if I'm in love? Paano ko ba malalaman kung in love ako? Kasi madaling sabihin na I'm in love. In love ako sa taong to. Mahal ko to. Kasi ang mahal, pwede natin mahalin yung mga nakapaligid sa atin. Mas marami. Kayang-kaya natin. Kasi malaki ang puso natin. Marami tayong pagmamahal na pwede ibigay. Pero kasi pag sinabi mo na fall ka or nahulog ka sa kanya, ibig sabihin, paano ko malalaman na siya yung tinitibok ng puso ko? Hindi minamahal. Tinitibok. Ibig sabihin, siya yung special sa lahat ng taong mahal mo. Yung gusto mo siya yung lagi makakasama mo. I-analyze mo kung anong kaibahan niya sa iba mong kaibigan, sa ibang tao na nasa paligid mo. How do you know if you're in love with a friend? Isa rin yun. Paano ba malalaman kung in love tayo sa kaibigan natin? Minsan kasi hindi tayo nakakapansin. Hindi tayo nakaka-notice. Minsan yung mga tao sa paligid natin, minsan sila yung unang nanunukso. Then pwedeng na-develop lang tayo or nadala tayo sa tuksuhan. Or pwede rin na nagising yung natatago nating nararamdaman sa kanila or nararamdaman niya sa atin. So, malaking epekto rin yung mga common friend or yung family natin na nakapaligid sa atin. What to do if you fall in love with a friend?
ano bang dapat natin gawin pag na-call tayo sa kaibigan? Siguro dapat bukod sa mag-iisip tayo at pakikiramdaman natin yung sarili natin, dapat handa tayo. Handa tayo sa magiging consequences na ibubunga nun. Kasi ang buhay natin, risk eh. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas, ano mangyayari mamaya. So may mga tao na ginagrab yung chance nila, yung chances nila na maisakatuparan or mabigyan laya kung ano yung nararamdaman nila. Kasi hindi mo masasabi kung masasabi yung payang bukas sa kanya or may lakas ka pa ba ng loob na sabihin sa kanya sa susunod na araw. So yung iba, pag naramdaman nila, hindi nila naiisip ano bang magiging ibubunga nun pagkatapos nilang sabihin. Kaibigan natin, minsan mas malapit pa tayo kaysa sa partner natin, sa asawa, sa jowa, kasi may mga bagay na nasasabi tayo sa kanila na hindi natin nasasabi sa mga partner natin or sa mga jowa natin, kasi may mga isinaalang-alang tayo. Siguro yung iba, hindi naman nila lahat, siguro yung iba mas inuuna yung happiness, kung ano yung nararamdaman. Kasi sabi nga nila, aanhin mo yung lahat ng bagay na meron ka kung hindi ka naman masaya. Na kung ang tanging magpapasaya sa'yo, yung bagay o yung tao na nasa paligid mo lang, pero hindi mo siya pwedeng akinin. Kasi minsan, dapat, or hindi minsan, dapat sa mga desisyon natin, isinaalang-alang din natin kung ano yung estado natin sa buhay. Tayo ba ay single? Or yung friend ba natin ay single? Kasi baka mamaya, nagkaroon lang tayo ng problema sa asawa or sa jowa or sa boyfriend. Siya ang naging takbuhan natin. Siya yung nalapitan natin. Sinaklolohan tayo. So, yung amor natin nasa kanya. Na yung amor ay nauwi sa love or na-fall tayo sa kanya. Kaya yung iba, yung opportunity na makamit nila or maramdam nila yung happiness na yun, ginagrab nila yun. Kahit na may masasaktan, kahit na may matatapakan. Kasi mahirap daw maging masaya sa buhay. Kasi kahit na may maganda kang trabaho, may maganda kang bahay, meron kang pamilya, minsan hindi yun batayan para maging masaya ka. May mga tao naman na mas iniisip yung kung ano yung tama kahit masakit. Kasi sabi nga, susugal ka. Hindi mo alam kung ano yung nararamdaman niya sa'yo or nararamdaman mo na the feeling is mutual. Pero meron kayong isinaalang-alang na friendship, na pamilya. So, mas pinili niyo na sikilin or itago yung nararamdaman niyo sa isa't isa. Siguro, ini-enjoy na lang kung ano yung moment or ano yung pwede nilang gawin na ma-express nila yung pagmamahal sa isa't isa nang hindi makakatapak or makakaagrabyado, which is hindi ko maisip kung paano na pwede kayo maging happy na hindi masasaktan yung kung may pamilya kayo or meron kayong kasintahan na. Siguro patago, pero isa pa rin yung kasalanan or pagtataksil. Pero lagi natin tatandaan na sa buhay natin, hindi fair ang lahat ng bagay. So, nasa sa atin ang choice kung ano yung pipiliin natin. Yung gawin ba yung tama or kung ano yung makakapagpaligaya sa atin.